guys, pasyal muna tayo dito sa aking mga tanim na lemongrass. Dito ko po kinukuha araw-araw ang aking mga ginagawang tea. Ayan. Panalo tayo kapag mayroon tayong tanim, guys, kasi hindi na tayo bibili sa palengke. Yun. Kaya tayo mga mamis, magtanim na lang sa bakura natin ng lemongrass. Okay, para hindi na tayo pumunta ng palengke para bumili. Masarap kaya yung bagong pitas tapos ginawa mong tsaa. Yeah, that's alright. In this video, papakita ko lang po sa inyo, guys, kung paano ko i-prepare kapag ako'y naglalaga ng tanglad na nagawa ay tea. Yan, ganito lang kadami, guys. Yan. And then, very easy to make. Ganito lang, guys. Tapos pwede nyo nang ilaga para gagawaing tsaa. Ayan. So yeah, guys, since we can prefer the lemongrass plant material already, we are going to weld it now. And by the way, the complete details of lemongrass plant material were just preferred this home remedies, about 20 grams required for the first leaves of the plant material, and boiled it for 15 minutes with the 7 cups of water as prescribed. However, if the dried plants herbs are used, the amount of plant material should be 10 grams only. That's because the fresh leaves and the dried leaves plant materials are different. So, for now on, we will just wait. Yeah, the boiled water is done. We are going to put this lemongrass and we will just wait for the 15 minutes to prepare at this lemongrass tea. Yeah, I will be back later. So yeah, finally the preparing lemongrass tea is almost done. We are going to prepare it in a glass of 1 glass of tea. 1, 2, 3. Okay, guys, this is the lemongrass tea. And by the way, pwede natin itong lagyan ng gatas para
masarap yung pag-inom natin, or else naman pwede din yung brown sugar na lang. And para sa akin, as mas prepared ko yung with brown sugar. I will put it first. So yeah, so guys, looks so nice. So yeah guys, this is the finished product of the lemongrass tea. I will taste. Yummy. Good. Mas masarap din ito guys kapag ilagyan natin ng gatas. Pero yung sa akin, mas prefer sa akin na sugar na lang. Mas masarap siya. Pwede rin yung milk. So yeah. And now, paano nga ba makakatulong sa atin yung lemongrass tea? And you know guys, the lemongrass tea is very important in our body. Especially kapag may headache tayo. And sa panahon ngayon, pandemic na naman. Nagkakaubusan na naman yung mga biogesic. So, diba, napaka hirap na wala tayong mabilhan. And then, para sa amin dito, what I have to do is, nagpapakulo na lang ako ng lemongrass like this. And then, for adults is, para makaiwas tayo sa ubot sipon, 4 to 5 cups for adults. Pero sa mga bata, iba din po yung ano nila, yung dosage nila. So, yung lahat ng details ay ilalagay ko na lang sa description below of this video para po masundan nyo if interested po kayo kung paano gumawa ng lemongrass tea, and then kung gusto nyo na makakatulong sa inyo itong home remedy, makakatulong sa inyo itong home remedies na to, subukan nyo pong gumawa ng lemongrass tea kasi napakaganda din po ito na pang prevent sa katawan natin, lalo na pag mayroon tayong mga nararamdaman. Mas maganda po na home remedies na lang po ang ating gagawin pang relieves ng pain. And then, disclaimer nga pala, home remedies lang po ito, and then pwede pa rin kayong magpa-check up sa doktor kapag may nararamdaman po kayo. Dahil ito ay tulong lang po para sa madaling paraan para po tayo ay malunasan kung ano man ang ating mga nararamdaman. And ilalagay ko na lang po sa baba ng description ng bidyong ito kung ano pa po yung mga iba pang kahalagahan at matutulungan kung paano mag-work sa katawan natin yung lemongrass tea. So yeah, that's all for today. I hope na nakatulong, and I hope na na-inspired kayo, and I hope na nagustuhan nyo. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and stay safe to all of you guys. I hope na nag-enjoy kayo and matuto tayong uminom ng lemongrass tea. So yummy. And thank you for watching. God bless you all, and